guys, good morning. So, welcome sa ating YouTube channel, Fornage for Rabbit. So, ang gagawin natin ngayon ay short update lang sa ating mga alaga. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga forage na ginagamit natin para makatipid tayo sa pagkain. Lalo na sa mga pet type. Yan. Papakita ko sa inyo yung mga ginagamit kong pagkain at saka yung mga tinatanim nating mga halaman para makatipid tayo sa pagkain natin. Yung feed cost, yun kasi yung masakit sa atin ngayon, yung feed cost. Ang taas ng pagkain ngayon ng mga alaga natin, ang mahal ng feeds. So dapat nagtatanim tayo para makatipid tayo ng pagkain. So papakita ko sa inyo yung mga source ng ating alternative feeds, food para sa ating mga alaga. So yun nga. Guys, ayan yung isa nating mga halaman natin na tinatanim natin dito sa ating alagaan. Ayan. Kaya tayo nakakatipid-tipid ng konti sa pagkain. Ayan. Nakikita nyo. Pakita. Sabihin natin ngayon kung ano yung mga purpose nyo mga yan. So, unang-una, syempre, sa malunggay. Yung malunggay dapat ganyan. Nagtatanim din ng malunggay. Kasi yan, mataas siya sa minerals at vitamins na kailangan ng mga alaga natin. Lalo na yung mga nagpapadede at saka yung mga kits. Maganda yan sa mga kits. Ang bilis niya magpalaki ng kits at saka mag-support sa padede ng inahin. Dahil mataas ang calcium niyan. 10 times mas mataas siya sa vitamin C. At saka mataas yung mga mineral niya, content niya. Kaya maganda siya magpalaki ng mga kits, lalo na yung mga inahin natin na nagpapadede. So yan, nagtanim ako nakaraan ng 3 puno. Yan, 3 puno. So yung malunggay guys, kailangan kapag mataas na siya kagaya niya, no? Mataas na ng malunggay. Puputulin ko na yan. Yan kagaya na yung isa na yan. Yun, yung sanga na yun. Mataas na sila. So kailangan guys, tinitrim yan. Titrim ko yan uli. Kagaya na itong isa. Isang sanga doon, pinutol ko na eh. Ayun, nakita nyo. May putol yung sanga yan sa gitna. Yan. Pinutol ko na siya para maitanim ko uli. Magsanga. So, dapat siya laging tinitrim. Kapag mataas na, hindi naabot yung mga bunga. At saka yung mga dahon, itrim nyo na. Kasi tutubo siya uli. Hindi yan magsasanga. Hindi nyo mapapakinabangan kapag di nyo pinutol. Kailangan puputulin para dumami uli yung isanga niya. Tapos yung pinagputulan, ibaon nyo. Ganyan yun, no? Dali lang itanim. Itutusok mo lang yan sa lupa. Yan. Tapos kung sana mabubuhay yan. So, yan ang malunggay natin. So, ito, mataas to. Kung nakaraan, hindi siya nagdadahon, pinutol ko uli. Hintayin natin magdahon dyan. Tapos ito, Madre de Agua. Kanil tayo ng Madre de Agua. Yan, mga Madre de Agua. Ito naman, ang purpose naman na ito, Tricantera to, Tricantera tawag dito. So, Madre de Agua. Ang yung purpose naman na ito ay para sa protein. Mataas ang protina niya. Maganda siya sa mga meat type na rabbit natin. So, pag binigay niyo to, konti-konti lang, tsaka alternative. Alternate, kumbaga, wag araw-araw. At saka medyo patuyuin nyo ng konti. Hindi naman to yung air dry nyo lang para mabawasan yung water content at hindi sila makapag patay at saka masama yung sobrang taas ng protein talaga, kaya wag nyo masyadong nadami yan. So may content ako, high protein diet ginagawa ko yun sa mga inahabol na weight, no? So yan yung ginagamit natin. So paano ba tinatanim yan? Ganito lang yan, tusok nyo lang sa paso. Yan, tinusok ko na lang yung sipaso. Yan, yan. Sasanga na siya. Tapos ito pa. Yan. Itutusok mo lang yan. Tapos hayaan nyo siyang magsanga. Ayan na. Ganun lang. Napakadali lang. Ayan na, buhay na siya. After mga 10 days, makita nyo magdadahon na yan. Ayan na. Makita nyo may uusin lang na dyan. Tapos ito, yung mga hindi nabuhay dito. Ayan na. Ang galing na natin yan. Mga namatay. Yan. Patay rin niya ata. Mapatay niya rin. Alisin niya na. So, ito yung buhay yung isa. Ayan. Okay lang yan kasi marami pa naman tayong Madre de Agua. So, yung mga Madre de Agua natin. Napakarami.
Yan, mga panim ko lang yan. Nag-umpisa lang ako sa tatlong puno binigay sa akin ng kaibigan ko. Nagra-rabbit din. So yan, at naparami ko na sila. So yan, ito pa yung isa, mataas oh. Mataas. Yan. Tapos meron pa ako dun mga Madre de Ago. Papakita ko na sa inyo. So maganda yung ano neto. Binibigay na result nito sa mga meat type. Mabilis siya magpalaman. Kasi mataas ang protina nito. Tapos meron din tayo ditong gamot sa sipon na binibigay natin. Pag early stage na sipon, ito binibigay natin. Yung oregano, dahon na oregano. Tatlong dahon sa isang araw. Depende sa laki. Kapag masyadong malaki, dalawa lang. So, yung ganitong size, mga tatlong dahon sa isang araw, pwede na sa kanila yan. Kung may sipon. Hanggang sa mawala yung sipon. Tapos ito pa guys, mga Madre de Agua natin. Yan. Lalaki na. Kapal na dito. So yan guys, pag musbong na siya, yung cuttings nyo, kapag musbong na siya, may dahon na, ilipat ko siya dun sa mga matutubig na lugar, at saka yung direct heat ng araw, tinatamaan ng araw, mabilis sila lumaki. Ito, naputol. Tingnan nyo, ito, nagsanga agad. Naputol dun ng bagyong carding. At tinamaan ng malakas na hangin, naputol, kaya sinibak na lang dito. At tinanim ko yung mga cuttings niya. Pero yan, nakita nyo, nagdadahon na uli. Ayan, yung mga dahon na siya uli. So, ganun siya kabilis magparami ng dahon. Kaya maganda itanim yan. Makatipid kayo sa feed cost. Ayan, tapos meron pa tayo dito. Tapos, sino yung nakapanood ng vlog ko sa Madre de Agua na una? Nakita nyo? Di ba nakita nyo doon meron akong binaluktot na sanga na puno ng ano ng Madre de Agua. Ayan na yun. Kita nyo, ang daming sanga guys. Oh. Ayan, 1, 2, 3, and ayun na yung mga sanga niya, nagsanga na lahat. Ang bilis niya dumami. So ayan na, ang dami niya ng dahon. Ang ganda ang kapal. So ayan, kapag mataas na yung Madre de Agua niyo, pwede nyo siya ibaloktot. Makita nyo yung sanga niya na ibaloktot. Ayan o, makita nyo. Tapos yung mga sanga niya na naarawan at na direct na tinamaan ng araw, nagsanga uli doon. Yung mga buko, ayun yung mga duktungan. Ito nga yan. Mga duktungan niya, nagsanga siya. So, yan. Ganyan siya. Ganda. Gusto mo parami. Yan. Tapos mayroon pa ako dito mga pinanim. Ayan. Ito kinakain ng manok. Ngayon, naubos na yun. Yung manok panabong ng kaibigan namin. Nakain ng manok. Ito, ayan. Kinakain ng manok. Kahit yung manok, pwede kumain na ito eh. Nagugulat lang daw siya, ang lapad ng manok niya. Kinakain ko yung Madre de Agua. Yan. Madre de Agua. Dahon ng saging, meron din tayong saging. Kunti lang. So, bumibili ako ng dahon ng saging. Kasi hindi ko pwedeng kunan yan, mamamatay. Maliit pa yung puno eh. Yan. Okay. Siyempre, yung kawayan natin, kapag nagpapadede yung inahin, binibigyan natin ng dahon ng kawayan. Yan talaga mataas ang calcium. Kaya ibinibigay natin. Yan, pwede nyo ibigay ng diretso kahit wala ng air dry yan. Kasi hindi naman matubig yan eh. Unin nyo lang yung mga ganyan, mga magugulang na dahon. Ipakain nyo. Pwede yan sa alaga nyo. Ayun o. Dami natin kawayan. Tsaka malilim dito sa pesta natin. Problema, ang daming ano, dahon. Ayun yung pang. Maliit lang yung space ko guys eh. Maliit lang space natin dito. Yan. Nga pala guys, nagbebenta mga may order ng Nutribunn. Ay nagbebenta na rin tayo ng Nutribunn sa mga gusto pong kumuha ng Nutribunn sa akin persako. Meron na tayo. Mga persako ng Nutribunn. So sa mga gusto mag-order, especially sa mga taga Quezon City, PM na lang ako ng price. Para po, ilalagay ko po yung price dito sa content ko na to sa description para makita nyo po kung magkano ang price ng Nutribunn. Tatlong klase kasi ng Nutribunn, may FIBRELET, premium at saka yung MOMMI. So yan, as update sa ating mga kits, yan yung mga kits natin. PS200 dito, yan, anak ng PS200 natin. Meron tayong pito, dalawa lang po yung lalaki. So, sa mga nag-reserve po na lalaki,
Sure na po yun, yun sa dalawa. Dalawa lang yung ano natin, back natin eh. Puro daw halos lahat. So, sa mga gusto ng daw doon, PM nyo lang ako. Ito naman yung mga anak ng NZ. Yan, apat ang anak ng NZ natin eh. Sa may sulok, nakaipit. Yan, NZ yan. Cross ng PS200. Yan, NZ. Natakot. Tapos, ito naman yung mga PS line natin. Yan. Mga naglalakad na sila lahat. Okay na yung mga ano nila. Kondisyon. May PS200 yan. Paampon ko dito. Nakaipit. Natin. Yan. PS200 yan. Ito yung mga kits natin na iba. Ayan yung mga colored ambon. Yung mga white. Anak ng kali natin. Ayan pa isa na sa likod. Yan ang mga update natin. Okay naman sila na lahat. Mukhang buhay na lahat to lahat. Tapos ito pa yung mga PS line din natin. Ayan, mga buhay na. Ampon yan, mga ampon. Mga paampon natin. Ayan na sila lahat. Tapos mga 3 months old natin guys. Pwede na kayong, kung gusto nyo kumuha, meron tayong mga available back and dough. Kuha na kayo, mura-mura lang yan. 3K each lang at dalawang pares ay 5K. So, walang. So, mga gusto. Tapos ito yung ano natin guys. Oh. Mga Jersey Giant natin na manok. Ayan sila. Malalaki na rin. Malapit ang mga plug yan. Kuntin lang. Tapos meron din tayong siligi dito guys. Ayan. Nalagaan ko lang para sa amin yan. For personal consumption. Nangingitlog na sila yun. Oh. Sa dulo. Sana nakikita niya. Ayan. Sa dulo. Nangingitlog na. Nakakuha na ako dyan ng 3 itlog. Nakapulot na ako at niluto ko. Kinain ko. Ayan. So yun lang guys at sana may natutunan guys sa ating ano, short video no. At yun lang naisip ko muna i-content natin. So hanap pa tayo ng mga gandang topic. So yun, salamat sa mga nanonood sa atin. At saka sa lahat po na subscriber ko na bago. Thank you po sa inyo. At see you next vlog po. So kayo na is Rabbit 3. God bless po sa inyo lahat.